Please welcome Rafael Rosell. Good morning, everyone. Good morning. How are you guys? Well, yeah. Unang hirap, oh. Pwede na si Rafael na makibuki yeah. Nandito sa Photo Booking! Sige nga, ano bang unang pang-booking natin? Aba! Healthy is the new sexy. Sabi niya healthy sexy, but what is the healthy for you? I think this is an omelet, a vegan omelet, and ginawa siya sa chickpea, yung bis na egg na galing sa manok. So it's all cruelty free at wala siyang byproducts galing animals. Konsensya sa mga kinain. Pero no, hindi kasi nakakalam vegan po talaga si Rafael. Kaya makatagal ka ng vegan? More than 3 years na. 3 years. Yeah. Bakit? Bakit biglang nag-vegan ka? It came to a point na naging health conscious ako. Uh-huh. And then it went beyond that. Parang I started caring for animals na. Uh-huh. Tapos sabi ko, parang ayoko nang kumain ng animal. So I decided to go vegan again. So ngayon pag nakikita ka ng mga pagkain, like for example, may kumakain ng steak or whatever, ano nagiging reaction mo? Wala. I thought kasi yun yung nagiging problema ko. Pero I think as you cut out one thing, it becomes a building block to cut out other things. Eh. So one step leads to the other. Kaya nagiging madali na lang. As madali kasi one step at a time talaga. Yeah. And eventually, kung yung goal mo talaga is pure vanity and aesthetics, I think that's a powerful enough motivation para i-give up yung mga bagay para for the bigger picture, which is your health talaga and caring for the environment. So, kumbaga, it has to be deeper, no? Yes. Pero, yeah. Ito, kasi rin, kumbaga. Correct. Wow, asan to? Saan yan? Sa Batangas, I think. Mataka lang, hindi ba matutalas yung mga yan? Matutalas, pero sa park kasi nito sobrang kinis kasi ng mga bato. Eh. Okay, tapos, okay lang. Sa nature kasi I like to take off my shoes tapos connect to the ground. Gaano ka ba kadalas mag-travel at kailangan ba laging may outdoor activity pag nag-travel? Dati nagagawa ko once a week, tapos naging once every 2 weeks, tapos naging once a month, tapos ngayon may trabaho na or taping na ulit. Parang hindi na. Pero you like, kumbaga commune with nature. Hindi ka nag-ibang bansa tapos yung travel, look at the buildings, no? You're going... Yeah, no, I would love to travel abroad. Yun din yung ultimate goal. Pero sa tingin ko kasi, nandito tayo sa Pilipinas na I figured is the best country to explore dahil ang dami na may nature tayo, may mountain, may ocean. Ano yung pinakamagandang napuntahan mo sa Pinas? Talaga, beach talaga ako eh. Since I love surfing, kaya puro beach talaga ang na-strip ko. Pero pag walang alam, hiking. Galing, sarap naman. Ayan! Sino ka ba dyan na dito ko? Pupugi kasi. Sino ba si Rafael Rosell bilang isang kuya? At ano usually ang bonding activity mo with your brother? Those are my two younger brothers. Yeah. Okay. Ito si middle child, tapos ito si Bunso. Si Bunsoy. Yeah, dito ba sila o Norway pa rin sila? Norway sila lumaki. Si Bunsoy nandito na sa Pilipinas. Si Ralph, nasa Norway pa rin. Ah. Yeah. Activities namin, we like to do all types of activities. Pero I think kung saan kami mas nagbabanding pagdating sa paningin sa buhay at philosophy. Okay. We love discussing outlooks in life talaga. Nalulunod kami sa... Di ba tagal na diskusyon yan na pwede hanggang the next day, dire-diretso kasi, diba? It's out of this world. Sobrang happy ako na sila naging kapatid. Meron ka bang mas close sa kanila, yung middle child? Usually, ganun, diba? Dahil yung isa, mas sa spirituality at philosophy. Tapos isa niya si Bunso naman tungkol sa buhay, tungkol sa mga lessons. Kasi magkakasama kayo. Oo, all right. Yan, gusto ko surfing. Bakit ka mahilig sa surfing? There was a time in my life na very dark. I was recovering from a breakup. Tapos pumunta ako sa dagat. Wala, ang weirdo eh. Kasi na-feel ko na parang kinakausap ako ng dagat. And one with since, nature. Yeah, I felt one with nature, exactly. And then, wala lang. I just craved to go to the ocean para mag-surf. Dahil doon yung sobrang tahimik pag umaga eh. Totoo, and you're just there with the ocean, no one else. Sumaya ka naman doon. Nakalimutan mo na siya. Nakalimutan ko lahat. At parang sino siya? Sino siya? Ay, nako. At ngayon, very busy ka. Ay, like this picture ah. Ganda ng picture siya. Yeah, Pilisin Dollar. Sobrang ganda dyan. It's a wala, iba rin yung waterfalls eh. If you stand under a waterfall, para siyang massage at para kang mawawala sa mundo. Ito saan to? Sa Baler. Yeah. Ganda isa talaga ng Pinas, ano? Pero ngayon, busy ka na sa impostora. Gano'ng katagal ka na makaka... Lahat ng shower na lang. Shower na lang. Hindi ka na masyado
nakakapag-travel talaga. Hindi masyado. Siguro mga day trip na surf trips lang. Pero nakakapagod din kasi. Oo, oh, going to lang yun. It's like 4 hours, diba? Yeah. Coming back, mag-surf ka pa. Pagod-pagod. Yeah. Kaya kailangan mo sa buhay mo yan, ha? Yeah, lalo na pagkapalagalaga ang schedule. Yeah. Alright, so abangan ng ating mga viewers. Yes, Superstore po ay papalabas sa GMA Afternoon Prime. Abangan na lang. Kasama ko si Ryan Eigenman at si Chris Bernal. So, it's an awesome triangle and maganda rin yung ano, bonding sa set. So, it's gonna be an awesome one to look at. Sino kaya ang good boy sa inyong dalawa sa... Diba? let's see. Who's the good boy here? Good to have you, Rafael. Good to be here. Thank you, Shelly Bonelli. Ayana, Shelly. Happy birthday kay Shelly. Happy birthday, Shelly. Gift namin sa isa. So, Rafael, panakarap mo na lang.